For command responsibility, Colonel Balonglong, you are relieved as the Chief of Police of Las Piñas City Police Station. Bakas sa mukha ni Las Piñas City Police Chief Police Senior Superintendent Marion Balonglong ang pagkabigla ng sibakin on the spot ni NCRPO Chief Police Director Guillermo Elizar sa press con kanina. Ito ay kaugnay ng pagkakasangkot sa kasong kidnap for ransom ng pito sa mga tauhan ng Las Piñas Police Station Drug Enforcement Unit. Sibak din ang lahat ng 36 na tauhan ng SDEU. Hindi po ako nagkulang sa pagre-remind at saka pagsusupervise sa kanila. Wala po akong kinalaman rito or ako hindi ako nagtotolerate rito sa mga kalukuhang mga ginagawa ng mga pulis na ito. Ongoing naman ang manhunt operation sa 7 tauhan ng Las Piñas SDEU. November 20 ng gabi, nang arestoin umano nila sa Silang Cavite, ang umunoy drug suspect na si Vic. Di niya tunay na pangalan. Pero sa halip na dalhin sa istasyon, dinala raw si Vic sa isang sementeryo. Pinagpapalupo ko sa ulo tapos sinusuntok pa po ko sa ulo habang nakabag po yung ulo ko. Nagmamakawa nga po ko, sir. Sabi ko, sir, ikaaral po ko, sir. Gusto pa po mabuhay. Gusto pa po makita yung mama ko. Nakatanggap naman ng tawag ang ate ni Vic mula sa isa sa mga nasabing pulis at ipinatutubos ang kapatid sa halagang 200,000 pesos. Sir, hindi ko po kayang ibigay yung hinihingi niyo po. 20,000 lang po. Sabi niya, 20,000 lang? Dagdagan mo ng 10 yan. Dito na nagsumbong ang ate ni Vic sa Cavite Police at isang entrapment operation ang ikinasa sa Las Piñas. Pero isang minor de edad lang na batang lalaki ang sumipot sa meeting place para kunin ang ransom. Ang natampot ngayon ay yung tatanggap ng pera na isang minor. And doon mahuli yung minor, nagpulasan ibang kasama. Only to find out na yung iba palang kasama doon, yung apat, were identified to be police assigned in the Station Drug Enforcement Unit of Las Piñas City Police Station. Pinakawalan din kalaunan si Vic. Mga 30 minutes po, hindi po nakabalik yung inutusan nila. Nataranta na po sila. Sa harap ng media kanina, positibong kinilala ni Vic sa pamamagitan ng mga litrato ang mga pulis na umano'y dumukot sa kanya. They better surrender. Otherwise, we will hunt them down like rotten criminals. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.